Hello mga kahoy and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Araw-araw nga pala ako na nag-a-upload sa may Bilibili, kaya mas advanced tayo dun compared sa ibang platforms. Bisitahin nyo rin yung Senpai Shorts kung gusto nyo na manood ng mga separate topics natin. Nasa may description ang mga links ng mga spaces na ito. Thank you nga pala sa mga members na patuloy na sumusuporta. Sana ay dumami pa kayo. Ito ang episode 2 ng volume 14 ng Tensura Lightnovel. Sa nakaraan natin na video ay napag-usapan natin ang patungkol sa meeting ni Nayuki Kagurazaka at pagpapaliwanag ni Laplace at Misha. So without further ado ay simulan na natin ang video. So maswerte nga itong si Misha dahil nalaman agad nitong si Diablo na under siya ni Yuki Kagurazaka. At since merong ceasefire ngayon itong si Rimuru at Yuki ay pinalaya siya ni Diablo. Sabi ni Yuki ay maswerte nga daw itong si Misha dahil si Demon Lord Rimuru ay isang mabait na Demon Lord. At totoo ito sa kanyang mga salita. Nag-reply naman itong si Misha na ibang klase nga daw itong si Demon Lord Rimuru. Meron daw isang strongman sa forces ng Empire na may kakayahan na tapatan ang isang Demon Lord. Pero bago pa daw makarating ang malakas na soldier na ito kay Demon Lord Rimuru ay napatay na daw ito agad ng kanyang subordinate. Naalala ni Misha itong si Diablo. Naalala niya kung gaano kalakas ito. Namutla ngayon itong si Misha dahil sa kanyang naalala. Masyado kasing unrealistic ang lakas ni Diablo para sa kanya. Nakakamangha daw na itong supreme being ng demon race ay sumusunod sa instruction ng isang demon lord. Maging ang dalawang single digits daw na guard niya sana pabalik sa may Eastern Empire ay parang mga daga lang na pinatay nitong si Diablo. Frankly ay napaka-stupid mo daw kapag ini-challenge mo ang ganong kalakas na monster. Talagang napakahirap na paniwalaan ng mga pangyayari. Nagiging nakakatakot na ang atmosphere sa room na ito. Dahil ang topic nga nila ay si Diablo, kaya binago ni Yuki ang topic. Nagulat daw itong si Yuki sa mga identities nila Jiwa at Bonnie. Hindi niya daw inaasahan na lolokohin siya ng ganito nitong si Damrada. Kaya naiinis itong si Yuki dito. Para sa kanila ngayon ay isang traitor na itong si Damrada. By the way, si Damrada ay isa sa tatlong head ng Cerberus na under ni Yuki Kagurazaka kasama ni Misha at Vega. Pinagkatiwalaan nitong si Yuki itong si Damrada ng isang important task. Si Damrada ang gagawa ng paraan para magkaroon sila ng position sa may Eastern Empire at nakakuha nga sila ng position. In fact, ay naging leader pa nga itong si Yuki ng Mixed Mecha Legion. Pero wala na siyang tiwala kay Damrada, kaya kailangan na daw nila na baguhin ang kanilang strategy. Bumaba ang self-esteem nitong si Yuki kasi nga akala niya ay under control niya ang mga bagay. Pero ahead pala sa kanya itong si Damrada when it comes to vision. Mukhang ini-influence daw pala nitong si Damrada ang mga naging actions ni Nayuki. Nagsalita si Kagali, so involved daw pala itong si Damrada kung bakit nag-rampage itong si Clayman at kung bakit ito ay napahamak. Kasi kagaya nga na napag-usapan natin sa may Senpai Shorts, eh hindi talaga masamang tao itong si Clayman. Nakokontrol lang siya kaya niya nagawa yon. Pero hindi sumang-ayon itong si Yuki kay Kagali. Sabi nitong si Yuki ay isa-isa daw na bumabagsak ang kanilang mga plano. Pero sa tingin niya daw ay walang kinalaman itong si Damrada sa nangyari kay Clayman. Dahil wala naman daw na pala itong si Damrada sa mga nangyari. Malaki din ang naitulong nitong si Damrada sa pag-expand ng kanilang power. Sabi naman ni Misha na nagdududa din daw siya. Hindi daw traitor itong si Damrada kasi mukhang loyal daw talaga ito kay Yuki Kagurazaka. Naging katulong kasi ito nitong si Misha sa marami nilang tinapos na projects. Sabi naman ni Kagali ay mukhang seryoso naman daw itong si Damrada sa mga ginawa niyang trabaho sa organization na Cerberus. Maganda daw ang track record nito at loyal daw ito kay Yuki sa kanyang opinion. Although meron daw itong ruthless and cold side, eh hindi daw siya naniniwala na magta-traitor ito sa kanila. Nagtatalo-talo itong mga nandito kung traitor ba itong si Damrada. Pero sabi ni Yuki ay wala daw duda na traitor daw sila nitong si Damrada. Ang kailangan daw nilang malaman ngayon eh kung nag-traitor ba ito ng kusa or napilitan lamang. Kasi maaaring loyal nga talaga itong si Damrada. Pero kinailangan niya na mag-traitor dahil sa isang dahilan. Ramdam ni Yuki na may dahilan itong si Damrada sa mga ginagawa nito. Natuklasan din nila na according sa report nitong si Gadra, eh mataas daw ang posisyon ni Damrada sa may Eastern Empire kasi meron itong permission na pumasok sa may Emperor's Castle.
At ang katunayan, eh meron din si Damrada na power para mag-command sa mga single digits. Napakadalang daw ng tao na may kakayahan na magbigay ng order sa mga members ng single digits, maliban sa may emperor. Simula pa lang ay sa emperor na pala talaga loyal itong si Damrada. Naunang maging loyal itong si Damrada sa emperor bago ito naging loyal kay Yuki Kagurasaka. So, bali mas mabigat pa din kay Damrada ang loyalty niya para sa emperor ng Eastern Empire. Pero teka lang muna, papakita ko lang sa inyo ang upload schedules natin. Guys, daily upload na tayo sa ating Bilibili space. Free lang manood dito. Kailangan mo lang na mag-download ng Bilibili app at i-follow ang main space ko na AnimeXenpai para ma-notify ka palagi. Again, ay wala kang babayaran dito. Free manood sa Bilibili at wala pang mga annoying ads. Pero kung ayaw mo naman na mag-download ng Bilibili, ay pwede ka namang manood dito sa YouTube. Kaso lang, MWF lang ang upload schedule natin dito. Bale, 3 beses lang sa isang linggo. Kaya dito kayo papasok ang ating membership. Sa halagang 99 pesos per month, eh magiging member ka na. Magkakaroon ka na rin ng access sa araw-araw natin na upload sa YouTube. At mapapanood mo rin yung mga members only na videos. Ito ang unang level ng membership natin. Pero kung gusto mo naman na to the next level at talagang fan ka ng Tensura, eh pwede mong i-avail ang ating advanced membership. Medyo mabigat nga lang ito kasi ito ay worth 899 per month. Kapag in-avail mo ito, ay para ka ng sponsor ng channel. At magkakaroon ka na agad ng access sa aking video storage dito sa my YouTube. Pwede mo na agad na ma-binge watch ang mga bagong gawa ko na videos. Hindi mo na kailangan na maghintay ng isang upload kada araw. At least 20 videos ahead ka. Pero siguradong tataas pa ang stock ko ng videos in the future. Again, ito ay para lang sa mga gustong maging advanced talaga. So let's get back into the video. Sabi ni Yuki, eh hindi man daw nila alam ang intensyon nitong si Damrada, eh pabayaan na lang daw nila ito. Hindi matanggap nitong si Laplace ang betrayal na ginawa sa kanila nitong si Damrada. Pati sila Tyr at Footman ay galit na galit din dito. Sabi ni Tyr ay papatayin daw nila itong si Damrada. Sumangayon naman itong si Laplace dito. Hindi daw tinotolerate ng samahan na ito ang mga betrayers. Pero pinigilan silang tatlo ni Yuki Kagurasaka. Kasi sabi ni Yuki, since superior nga itong si Damrada ng mga members ng Emperor's Near Guide, siguradong malakas daw itong si Damrada. Mas dangerous ito compared sa isang average na Demon Lord. Ang tanong daw kina Laplace, kaya daw ba nilang manalo dito? Although sneak attack ang ginamit ni Damrada kay Gadra, tinalo pa din itong si Damrada itong si Gadra sa isang atake lamang. Kaya malakas talaga itong si Damrada. Sabi ni Yuki, sa tingin niya daw ay may ibinibigay sa kanila na message itong si Damrada sa ginagawa nitong mga actions. Si Damrada daw ay isang very careful na individual. Marami daw itong alam na information sa kanila at sa Demon Lord na si Rimuru. Pero hindi naman daw nito binibigay ang mga information na alam nito sa higher up niya na si Lieutenant Kondo. Mukhang iniingatan daw nitong si Damrada ang Eastern Empire at ang Cerberus at the same time. Naisip din dito nitong si Yuki na baka deliberately na inisacrifice na Emperor Rudra ang kanyang mga soldiers para makapag-awaken ng isang human para magkaroon siya ng isang malakas na subordinate. Naisip din nila na baka ginagamit sila ng Empire katulad ng ginawa nito kay Clayman. Itong si Clayman ay hindi tumatanggap ng kahit na anong order sa kahit na kanino maliban kay Yuki at Kagali. Since nag-rampage at nakontrol itong si Clayman, baka ginamitan ito ng some kind of hidden mind technique o brainwashing. Kaya kailangang malaman itong si Yuki kung meron pa ba dito sa loob ng room na ito na under ng mind control ng kalaban. Kaya sabi ni Yuki, since hindi daw tumatalab sa kanya ang mga ganitong klase ng attack, kakapitan niya daw isa-isa ang mga nasa room na ito para if ever na meron mang under ng mind control ng kalaban, mapalaya niya. At dito na muna natin tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan niyo ito ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.